Magandang umaga po sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin ngayong araw na ito. Good morning everyone and welcome to Sabbath in Christ Podcast. Palagi po kaming live sa Facebook every Saturday at 10:30 and we'd love to hear from you. For those of you who are logged on right now, mag-type lang kayo, mag-hi, say hi kayo dyan sa aming text or chat, no? And we'd love to hear from you. Of course, kasama ko palagi ang kaibigan natin na si Ronald Ubidos. Hi, Ronald! Good morning! Ronald, good morning! At sa ating mga viewers na laging nag-iintay at sumusubaybay ting alas 10:30 ng ganitong araw, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil lalong gumaganda at tumitindi ang ating pag-uusap. Ito yung tinatawag natin, Arnon, na Bible study online actually, no? Dahil gusto natin maunawaan ng mga tao ang liwanag talaga ng Ebanghelyo o Gospel para sa ating kaligtasan. Yeah. Excited nga ako ngayon, Ronald, kasi ito, di-discuss natin itong mga mangyayari sa the next few months, at least the next couple of months. Excited ako dahil parang ang ganda nung mapag-uusapan natin and we consider this as something as a blessing, are part of trying to share the gospel to others, sharing the good news about Jesus Christ sa mga nanonood sa atin. And in the next couple of months, magkakaroon tayo ng mga series. Yun ang napag-usapan natin. Oo. At uunahin natin series na tinatawag natin na The New Covenant Series. The New Covenant Series. I-explain ko yan mamaya kung bakit yan ang ating ginawa. Kasi pag-aaralan natin kung ano ibig sabihin ng covenants. Kasi itong problema sa atin, sa karamihan sa ating mga typical lang na nagbabasa ng Biblia or mga mananampalataya na hindi natin masyadong napag-aaralan o naintindihan ang ibig sabihin ng covenants o mga tipan. Pag-usapan natin yan mamaya. Ang tingin natin sa covenant or sa testament, yung nasa Bible, pag hinati natin sa mga two-thirds, yun yung Old Testament. Yung medyo one-third na natitira, yung New Testament na tinatawag natin. Tama naman. Wala namang problema sa ganung klaseng interpretation. Pero may mas malalim pa dun eh. No? Pag may maintindihan natin yung ibig sabihin ng mga covenants, at pag-usapan natin ngayon yung Old and New Covenant, pag naintindihan natin ang ano ibig sabihin ng covenants, mas mag-e-enrich yung ating relasyon sa Diyos eh. Kasi minsan meron tayong ginagawa sa pananampalataya natin na hindi katugma dun sa sinasabi ng Diyos kasi nandun pala sa Old Covenant yun. Nasa Old Covenant. So, hindi pala natin, dapat pala ito ay namumuhay tayo sa New Covenant. Yes, we are New Covenant Christians. So, pag hindi natin naintindihan yung mga bagay na ganito, hindi natin ma-appreciate masyado yung ating relationship sa Diyos. Diba? Tama. Totoo yan, Arnold, kasi tayo, naging Adventist tayo. Ako, naging Adventist ako. Alam mo ba, nung ako ay Adventist at isang mangangaral, no, sa media, hindi ko masyado na-emphasize ang pagkakaiba ng Old and New Covenant. Para sa akin, like what you said, parang pag sinabing Old Testament or Covenant, yung 39 books ng Old Testament at yung New Covenant, 27 books of the New Testament. Pero nakakalimutan ko na talagang magkaiba pala itong dalawa. Hindi lang dahil sa, obviously sa katawagan pa lang, may Old, may New. Pero yung bakit Old, bakit New, wala. Mixed up sila actually. Sa akin bilang Adventist na pananaw, there is no basically difference between these two. Parang technical term lang ito para ipakita yung pakitungo ng Diyos. In fact, maraming mga Adventist nagsasabi na yung Old Covenant, New Covenant, pareho lang naman yan, nasa Bible yan. Yan yung paraan nasa Bible, na, gawin natin. Yung Old Covenant, New Covenant, yan lang ang approach ng Diyos. Pero parehong applicable yan sa mga Kristiyano. Ganyan. Walang pagkakaiba. Yun nga, madalas ko naririnig din. At saka, noon tayo, no? Ako din, ganun din ang aking, Hindi natin tinapos. Pero napakahalaga pala, no? Mahalaga kasi merong implication to sa pananampalataya natin, eh.
may malaking implication ito. Eh. Yung behavior even natin, yung behavior life. Everyday life natin, ang laking implication. Motivation. In fact, the way we treat others, even in the way that we treat others, yeah, malaking implication yan. Diba? So, okay, ganito. Motivation sa atin. Yes, yes, yes. Tama, tama. So, ganito. Ito kasi hinati natin sa 5 weeks. So, sa ating mga nanonood ngayon, mag-e-enjoy kayo dito. Susubaybayan nyo to. Kasi 5 weeks namin tatalakayin to ni Ronald. Unti-unti. So, itong next 20-30 minutes na gagawin namin ngayon na pag-aaral, ito yung tinatawag namin na introduction. Introduction pala to. We're going to let you understand and hopefully by God's grace, we'll be able to share with you what's the difference between the old covenant and the new covenant. And what is, in the first place, what is a covenant? No, yun yung ating pag-aaralan ngayong araw na to. Ano yung covenant? Ano ba yung old covenant? At ano ba yung new covenant? Alright? So, yes. Ready ka na, Ronald? Umpisa na natin. Okay, so ganito. Una nating i-explain sa kanila, ano ba ang ibig sabihin ng covenant? Or sa Tagalog, ano ba tamang, ano na sa Tagalog? Tipan. Parang tipan, ganun na natin kasi. Yeah. Or kasunduan. Kasunduan, yeah. Yan. Kasi sa Bible natin, ito nakikita natin na new o bagong tipan. Masyadong wala yung tipan. Diba? Yung ano natin. So, yeah, i-discuss mo nga kung ano yung ibig sabihin ng tipan o ng covenant. Ang tipan at covenant, para sa mahal naming mga nakikinig, ito ay isipin natin parang isang kontrata o kasunduan. Alam natin ang kahalagahan ng kontrata. Palaging meron niyang kasunduan between two parties, di ba? Mm-hmm. Sa biblical covenant o kasunduan, kontrata, ang Diyos, yan ay kanyang ginagawa sa kanyang mga lingkod. Unang-una na halimbawa, yung tinatawag nating old covenant, merong maraming mga ano diyan ang kasama. Ito'y kasunduan between God and His people. Sabi nga ay yung covenant sa Bible, lalo na sa Old Testament, Arnold, ayon sa mga Bible scholar, ito ay merong tinatawag na makikita natin na pina-follow niya yung form kung paano ginagawa ang kasunduan o kontrata sa ancient Near East countries. Mm-hmm. Bago pa na magkaroon ng Israel, bayang Israel, meron na mga kasundo na ginagawa noon sa Babylonia kontrata. At palaging merong involved na dalawang party. Yung isa yung tinatawag na kingly party, ito yung hari, ito yung authority, at pangalawa yung sinasakupan niya. Dalawa lang, yung hari at yung sinasakupan niya. At yung kontratang ito ay kasunduan ng relasyon nitong dalawa. Kung paano sila mananatiling maging maganda ang kanilang relasyon. At para maging matibay ang kanilang relasyon at magiging katibayan na meron silang binubuong relasyon sa isa't isa, ay gumagawa sila ng tinatawag na letters, yung kasunduan. At doon sa letters na yun, stipulations. Stipulations, yan ang tamang term. Sa stipulations na yun, nakalagay doon yung promise o pangako nitong hari o yung suzerain na tinatawag. Doon sa kanyang sinasakupan. At ganun din, itong documents na ito, na kasunduan, treaties, ay nagsasabi rin kung ano yung pangako naman ng mga sinasakupan niya matapos na malaman kung ano yung mga requirements nitong hari para magkaroon ng kasunduan. Yan, nakabase pala yan sa old, yung mga old practice, mga cultures noon before Israel. At pagkatapos na banggitin ito, doon naman din sa documents na yon, sinasabi rin doon kung ano naman ang magiging blessings kapag susundin ng mga sinasakupan yung kasunduan na yon between the subject and the Lord or the King. At kahibat nito, may kasama rin ito, aside from blessings, meron din kasamang curses o sumpa. Pagka hindi sinunod yung stipulations. May mga sumpa na kaalinsabay kapag hindi sinundo yung stipulations, kaya nga talagang nilalagay sa kasunduan yan. May preamble pa nga yan eh. Pagkatapos, ito yung kasunduan nito, meron usually dalawang kopya. Uh-huh. Yung isa ay para doon sa talagang hari, at yung isang kopya ay para doon sa kanyang mga sakop. Uh-huh. Tapos,
ang practice pala noon ng mga ancient cultures, yung kasunduan nito ay inilalagay mismo sa templo ng kanilang Diyos at Diyos-Diyosan noon, mga ancient cultures. Lalagay ito kasi sacred para sa kanila itong tinatawag na covenant na ito, na kasunduan ng Diyos at ng kanyang mga nasasakupan. Kaya, kung titignan natin, usually ang alam natin, Arnold, de, sa ang Ten Commandments, dalawang tablets of stone. Ang alam natin, yung isang tablet naglalaman ng first six commandments or first four commandments about how to worship God, and the second stone is about the second commandment, how to love man. Pero may mga pag-aaral ng mga scholars na hindi pala ganun usually ang nangyayari. Kaya pala may ibang explanation na kaya dalawang tables of stone ang ginagamit sa Ten Commandments, kasi yung isang kopya para sa hari at yung isang kopya para dun sa kanyang sakop. Kasi parang ano, may kopya talaga dapat talaga sa kontrata, hindi pwedeng wala. In fact, parang ganyan din ang practice natin sa mga panahon natin ngayon. Merong kontrata na pinirmahan, ito ang inunotaryo natin, ito ilagay natin sa copy mo, itong copy ko, para kung magkaroon ng problema, may copy ka, may copy ako, parang ganun. So sa case ng mga covenants, although hindi kamukha ng, hindi 100% nakamukha ng practice natin, meron silang sariling practice nun kung paano binubuo ang isang kasunduan, ang isang covenant, no? So, ganito yon. Meron sa Bible na tinatawag tayong mga different types of covenants. Hindi na wala tayong panahon para pag-aralan lahat yon. So, pag-aaralan muna natin kung ano yung Abrahamic covenant na sinasabi natin. At ano yung Sinaitic covenant na, or we refer to, and we will later on understand why we call this the Old Covenant. I-discuss mo sa amin yung dalawang part na yon. Oo, yes. Mahalaga to, mga kaibigan, no? Maunawaan natin, unang-una, meron tinatawag na Abrahamic Covenant. Pag binasa mo yung account ng Genesis, ang Diyos ay nakipagtipan, nakipagkasunduan kay Abraham. Nangako siya na kung siya ay magiging obedient sa Panginoon, ay pararamihin niya ang kanyang lahi at siya isang magiging malaking bansa. At part ng covenant na yun, isang mahalaga rin punto na gusto natin i-Dane Arnold, sa kasunduan usually, kahit sa mga ancient cultures, palaging merong tinatawag na symbol of the covenant or sign of the covenant. Yung dokumento na yon, palaging merong nilalagay na sign, kung ano yung sign, at palaging nakalagay ito sa sentro ng bawat dokumento. Sa point ng time ni Abraham, yung tinatawag natin Abrahamic Covenant, before Israelites, bago si Moses, ang kasunduan ng Diyos, ang sign niya doon is circumcision. Circumcision, di ba? At itong Abrahamic Covenant, hindi ito katulad ng kasunduan ng Diyos sa Israel, sa time ni Moses, sa Sinaitic Covenant. Kasi dito, walang involved na gagawin si Abraham, mag-u-obey lang siya. At ang i-obey niya, hindi yung Ten Commandments. Kasi yun ang alakala ko dati, Ten Commandments din sa Abraham. Ang ino-obey niya yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanya. One example yung tinatawag natin na yung pagsubok sa kanya na siya ay umalis sa kanyang lugar, pupunta siya sa lugar na hindi niya alam. Pangalawa, yung kanyang pagsubok kay Isaac, nung kanyang ihahandog si Isaac. Napatunayan ni Abraham mismo sa kanyang sarili na kaya niya magtapat sa Diyos at nakita ng Diyos na siya ay tapat. Yun eh, sabi niya, sapagkat sinunod mo ang aking, with you obey my voice, so I will give you my promise. So, hindi Ten Commandments yan, ha? It is actually the way how yung kasunduan ng Diyos kay Abraham. Kasi wala pa namang Israel noon eh. Wala pa si Moses. And then, itong tinatawag nating Sinaitic Covenant, kung ang Abrahamic Covenant ay merong sign, which is circumcision, at para lang kay Abraham at sa Diyos, hindi kasama. Ito namang Sinaitic Covenant, ay ito yung binigay ng Diyos sa mga Israelita doon sa Mount Sinai. Tsaka remember, Arnold, itong Sinaitic Covenant naman, kaya tawag ng Sinaitic kasi based ito sa kasunduan ng Diyos na ginawa niya sa bundok ng Sinai nung ibinigay na yung Ten Commandments kay Moses. At remember, mga kaibigan, ang covenant partners dito sa Sinaitic Covenant ay tanging bansang Israel lamang, Arnold. Kasi yung iba na din dito, nakasama din daw dito
yung mga fathers ng Israel like Abraham, Isaac, and Jacob na obviously hindi naman kasama ron. Binabanggit kasi sa Deuteronomy 5:3 na ganito, "It was not with our ancestors that the Lord made this covenant, but with us, with all of us who are alive here today." Mm-hmm. So, yeah, itong kasunduan na ito, hindi ginawa sa kanilang mga ancestor. May mga nagsasabi na ang ancestor dito, yung mga first generation ng Israel. No, it's not. It is referring to the Old Testament fathers na si Abraham, Isaac, at Jacob. At totoo naman, hindi ganito ang kasunduan ng panahon ni Abraham. Hindi naman nagsalita ang Diyos kay Abraham sa bundok ng Moria at binigay sa kanyang Ten Commandments. Magkaiba talaga ito. At ang maganda pa nito, itong Sinaitic Covenants between God and Israel only, at ang pinaka-sign naman nito, ang pinaka-sign ng Sinaitic Covenant is none other than the Sabbath. Mm-hmm. Ito ang sign ng Sinaitic Covenant Sabbath. Ang sign naman ng Abrahamic Covenant ay circumcision. Mm-hmm. Although related din itong circumcision sa Abrahamic Covenant, sa Sinaitic, in a sense, na para mapasok ka dun sa Sinaitic Covenant o kasunduan ng Diyos na mga requirement niya sa mga Israelites, you have to be circumcised also. And mm-hmm. that is part of the Abrahamic Covenant. In that sense, magka-related sila. Okay? Mm-hmm. So, mga kaibigan, sa makatawid, itong Sinaitic Covenant, it is an agreement between God and the nations of Israel only. At ang sign nila ay yung Sabat na tinatawag. Kaya kung titignan natin, tama naman yung mga Adventists dito na sa Hebrew original, pag tinignan mo yung Ten Commandments, ang pinaka-center nito ay yung Sabbath commandment Sabbath talaga. Yeah. We don't disagree with that. Pero ito ay related sa kung paano ginagawa nung mga panahon noon yung tinatawag na covenant. Mm-hmm. In fact, sa Sinaitic Covenant, ang pinaka-document na doon ay yung Ten Commandments. Yan ang basic covenant. Kaya may mababasa tayo sa Bible na ang Ten Commandments ay tinatawag na tipan, di ba? Ang sampung utos, ang tipan. Kaya si tinawag na tipan, kasi po, yan po yung documents, yan yung mismong basic na kasunduan sa Sinaitic Covenant between Moses, between God and Israel. Mm-hmm. Kaya yung sampung utos na yan, nandyan sa gitna niya ng Seventh Commandment. Pero bukod yan, Arnold, sa Old Testament, kung mapapansin mo yung first five book ni Moses, Genesis hanggang Deuteronomy, yung mga sumunod na tinatawag na Book of the Covenant, diyan naman nakalagay yung mga how to interpret and understand or expound the Ten Commandments. Yes. Yan ang hindi ko alam nung ako ay Adventist. Alam ko lang Ten Commandments per se, as is, independent. Pero ito palang mga tinatawag, mayroong tinatawag kasi sa Old Testament na Book of the Covenants, na ito din ay sinalita ng Panginoon kay Moses. Kaya nga kung mababasa natin sa isang verse sa Deuteronomy, yung Ten Commandments na sinulat sa tapis ng bato, inilagay sa loob ng Ark of the Covenant. Of the Covenants, sa loob. Yes. Pero yung Books of the Covenants, which consists mga ceremonials, rituals, kung anong details mm-hmm. ng Ten Commandments, how to keep the Sabbath, for example, nandun din mm-hmm. yung details according to their structure. Nakalagay naman daw ito sa side o sa gilid ng the Ark of the Covenant na tinatawag. Mm. So, ganun ang yun ang tinatawag na Sinaitic Covenant. Yeah, so ang gusto lang natin i-clarify dito, yung Ten Commandments is at the very center of the covenant that God made between Himself and the nation of Israel. Ito yung document mismo ng kanyang agreement or covenant. Kaya tinatawag natin ito yung we refer to as the old covenant. Okay. Ang reminder para sa mga Israelites na they have to keep the Ten Commandments is none other than the Sabbath, the fourth commandment. Yeah. Mm-hmm. Kaya kumbaga sign, kumbaga parang ganito. Kaya may seal nga yan. Yes, seal yan, di ba? Sing to. Pag nakita ko to, I am in a relationship, I'm engaged, mm-hmm. di ba? So, ganun din mm-hmm. sa Israel,
pag ating kinikip nila ang Sabbath weekly, they are reminded na meron silang kasunduan sa Diyos na nakalagay sa Ten Commandments and expounded and explained, interpreted and by the Book of the Commandments na nasa gilid ng Ark. Tama yan, tama yan, tama yan. Alright, so, meron, sa sabi sa Hebrews, no, ito, basahin natin to para maganda yung, ano, yung explanation natin. Sabi sa Hebrews 9:1-4, "Now the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary. A tabernacle was set up in its first room where the lampstand and the table with its consecrated bread. This was called the holy place." Okay? "Behind the second curtain was a room called the most holy place, which had the golden altar of incense and the gold-covered ark of the covenant. The ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets of the covenant." So ito yung binabanggit mo kanina na placement nung kung saan nakalagay yung Ten Commandments within the ark. Tama. Tsaka ano, kaya natin kailangan banggitin ng verse nito. Kasi nung Adventist ako, akala ko ang Ten Commandments is moral law separate sa ceremonial law. Kapag ka binabasa ko ang Hebrews 9:1-4 as an Adventist, for me, it is just ceremonial law. Sanctuary about sanctuary services, paghahandog. Lumipas na yan. Hindi yan yung Ten Commandments. Pero now, as a Christian, naintindihan ko na dito sa binasa mong verse, Hebrews 9:1-4, binabanggit dito ang mga keywords na importanteng maunawaan natin, yung tinatawag na first covenant. Ibig sabihin, ito yung old covenant. Ito yung nandun sa panahon ng Israel. Ay, meron daw siyang regulations para sa pagsamba at meron ding earthly sanctuary. Pero itong nakita kong point na hindi ko nakita noon as an Adventist, nakasama pala dito sa first covenant yung Ten Commandments. Why? Yeah. Paano natin alaman? Kasama, kasi, integrated talaga, no? Integrated, hindi mo pwede iwalay. Hindi mo pwede. Kaya yung sinasabi na there is a difference between ceremonies, totoo meron. Pero that is just one, those are the aspects of just one law. Pag sinabing kautusan sa Old Testament, isa lang yan talaga. There is just one law. So the Old Covenant is just, has just or comprised of but one law. Kung meron mang moral, ceremonial, at mga tinatawag natin judgmental, societal, yan ay mga aspeto lamang ng law. Yeah. Pero they comprise into one law. So walang sharp separation between moral and ritual. Ginagawa lang ng mga ng iba yan para ipakita ang pagkakaiba. Pero dito sa Hebrews 9:1-4, napakaliwanag na sa first covenant or the old covenant na yon, sa part regulations of worship, binanggit dito yung the ark sa verse 4 contained the gold jar of manna, Aaron's staff that budded, and the stone tablets of the covenant. Hindi lang basta sinabi Arnold na stone tablets. Hindi. Stone tablets of the old covenant. So talagang integrated siya sa old na kasunduan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng ihiwalay. And sa stone tablets niya, kasama na din yung Sabbath. Kaya ang Sabbath ay part ng Old Covenant. Old Covenant. Meron tayong binabanggit dito na yung parang limitation kung saan nakalimit itong covenant na to eh. Ano ba yung mga limitations ng Old Covenant? Saan siya nakalimit lang? Ito yung sabi nga natin kanina, ang Old Covenant ay, especially the Sinaitic Covenant, is limited only to the nation of Israel. Kumbaga, binigyan ng Diyos yung kanyang instruction sa Israel. Parang ang treatment sa kanya ng Panginoon, parang mga children. Kailangan i-detalye mo. Di ba ganda na pagtuturo sa mga bata? Kasi napakabata pa ng mga bayan ng Israel noong time na yun. Dahil kalalabas lang nila. Hindi pa nila alam kung anong gagawin nila. So talagang unti-unti. Elementary ang tinuturuan sila ng Diyos. Oh. At itong maganda, Arnold, no? Itong maganda ang limitations ng Old Covenant compared sa New Covenant kung saan tayo ngayon. Sa Old Covenant, although it was provided, it was by the grace of God, no? Pero ang pagkakaiba nila nakita ko, pagka meron kang ginawang kasalanan noon sa Old Covenant,
pero unintentional, hindi mo intention gumawa ka ng kasalanan, mm-hmm. ay pwede kang mag-offer ng sacrifice para patawarin ka sa kasalanan mo. Mm-hmm. Pero pagka ang kasalanan mo naman, sinasadya mo. Halimbawa, nag-break ka ng Ten Commandments, isa sa mga Ten Commandments, walang binabanggit na sacrifice na ihandog ka para mapatawad ka. Nako. Yung pagkakaiba. Oo, ganun katindi. No? In fact, yung mga nag-break ng Ten Commandments, bahala ang Diyos sa kanila. Judgment ka agad eh. In fact, nung time ni David, di ba, nag-commit siya ng, David broke the two of the Ten Commandments, adultery and murder. Hindi naman sinabi, yes. Hindi naman siya pinaghandog ng Panginoon eh. Oh David, maghandog ka ng ganito sa templo para mapatawad ko dahil nilabag mo sa puunde eh. In fact, sinabi lang sa kanya ni Propeta Nathan na pinatawad ka na ng Panginoon mo dahil it is the under the discretion of God kung ikaw ay will be judged or you will receive the mercy of God. Ganun dati mag-work ang biyaya ng Panginoon sa Old Covenant. Kaya may limitation. Mm-hmm. Saka meron talagang yung Old Covenant nakasalala yan sa promises and curses eh, parang ganun pa, parang may if you do this then God will do it. Parang ganun. Binasa natin sa Deuteronomy 6:24-25. Yes, ito yan, ito yan. Yan. Ang righteousness o yung tinatawag nating righteousness o katwiran sa Old Covenant, naka-base yan sa personal obedience to the law. Hindi ka guys sa New Covenant, naka-base ang katwiran natin sa ginawa ni Kristo sa cross, by faith. Dadating tayo dyan maya-maya. Dadating tayo mamaya dyan. No, dito muna tayo, Old Covenant, sabi sa Deuteronomy 6:24-25, the Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God. So that, we might always prosper, so that, we always prosper and be kept alive, as is the case today. And if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. Yeah. So yun, napakalinaw na characteristics ng Old Covenant. Ang righteousness ay nakabase sa obedient mo sa Sinaitic Covenant. Kaya natin sinasabi uli na si Sinaitic Covenant, nakabase yan kung nasusunod mo yung Ten Commandments at yung details nito based on the Book of the Covenant interpretations. Okay. Mamaya bibigyan natin ng mas detalyado o parang bullet points na differences yung Old Covenant at saka New Covenant. So ito yung nabanggitan ni Ronald ng mga characteristics ng Old Covenant. Ito yung covenant na binigay ng Diyos sa bayan ng Israel no mga na ginawa doon sa Sinai at ibinigay yung 10 utos at nasa kalagitnaan yung document ng covenant nila yung kasunduan nila yung Sabbath is at the very center of it ito yung seal na tinatawag no ito yung pagpapatunay na sumusunod nga sila doon sa covenant na binigay sa kanila ng Diyos at ang covenant daw na ito ay ang main characteristic nito ay pag sinunod mo ito you are considered righteous in the eyes of God. So yung righteousness mo is nakasalalay doon sa pagsunod mo sa covenant. Now, gusto naman natin maintindihan kung ano ibig sabihin naman ng binabanggit natin na new covenant. Okay? Yan. Yung new covenant. Ano naman yung ibig sabihin ng new covenant? Ang new covenant naman ito yung bagong pakikipagsunduan o agreement ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. No? Mm-hmm. Okay, kung mayroong tinatawag na Abrahamic Covenant, kasunduan between him at kay Abraham, and then Sinaitic Covenant, obviously, ang dalawang party lang din ang involved, God and Israel. Kaya mababasa natin ang sunduan ito sa Israel lang, pakilaman sa kanilang henerasyon. Ito ang new covenant mayroon ding basis at ito talagang new. As in new, talagang bago. Kasi kung ang Israel noon, sa Old Covenant, Sinaitic Covenant, merong tatlo silang aspect, kaya nasabing Sinaitic Covenant, unligtas na mula Egypto. Di ba? Yun ang binigay ng Diyos sa kanyang tipan after they were delivered from Egypt. Pangalawa, they were given the Ten Commandments to receive at Mount Sinai, and then yung settlement ng Israel sa land of Canaan. Yan ang part ng Old Covenant. So, ang basis ng Old Covenant, nakabase ito sa tinatawag nating kasunduan ng Diyos sa Sinai.
Sinaitic Covenant. Now, this time, itong New Covenant naman, iba. Kung mababasa po ninyo, mga kaibigan, ang New Testament, palaging idinidiin doon yung tinatawag na yung dominant feature nito is about the life, death, and the resurrection of Jesus. At ang basis ng New Covenant, iba sa Old Covenant. Sa Old Covenant, ang basis nila ay palaging yung paano sila niligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto at yung pagbibigay ng kautusan sa Ten Commandments sa Sinai. This time, sa New Covenant o bagong pakipagsunduan ng Diyos, nakikipagsundo siya sa atin na ang basis natin ay yung meron tayong new saving activity at bagong paraan ng pagliligtas. Hindi na tayo sa Egypt niligtas, kundi niligtas na tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, pagkabuhay maguli ni Kristo mula sa kamatayan sa cross. Yan na ngayon ang New Covenant na tinatawag natin. At ito pa maganda, Arnon, ang pinaka-moral foundation ng New Covenant, ang magiging motivation natin for our Christian living, at yung pinaka-team ng ating worship is not anymore kung paano niligtas ng Diyos ang Israel sa Ehipto, kung paano binigay ng Diyos ang Ten Commandments sa Mount Sinai, kung paano pinangakoan sila ng Kanaan. Hindi na relevant sa atin yan eh. Merong bagong paraan ang ginawa ng Diyos na gagawin ng basis ng ating pakipagsunduan sa atin. Walang iba kundi itong pagdiligtas na binigay ni Kristo, yung redemption. New redemption, new saving activities. Ibang-iba ito sa naganap sa Ehipto. Sa foundation pa lang magkaiba na. So therefore, sa motivation, sa law, ibang-iba na rin. At yung tinatawag na requirements na tinatawag. Kaya nga, tayo, pagka nabubuhay tayo, hindi na tayo laging nakatingin sa kautusan sa Sinai, kundi kung ano ang relasyon natin kay Kristo. Yun ang pagkakaiba. Yeah, basahin natin itong dalawang verses ito. Ang ganda ito is Hebrews 1, 1 to 3 at saka yung Acts chapter 13 verse 18 to 39. Umpisahin mo muna dun sa Hebrews 1, 1 to 3. Sige. Go ahead, Renat. Pakibasa na. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory, an exact representation of the being sustaining all things by His powerful word, after He had provided purification for sins. He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. And in Acts chapter 13, verse 38 to 39, therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through Him, everyone who believes is set free from every sin, a justification you were not able to obtain under the law of Moses. Ayan. Napakalaki ng pagkakaiba, di ba, Arnon? At mga kaibigan, nakita ninyo sa kasulatan, Jesus is the embodiment of the New Covenant. Jesus is the final revelation of God. Sabi nga ng Hebrews 1:3, ang paanan Diyos noon nakipag-usap sa ating ninuno, sa mga propeta, iba't ibang paraan, nakipagkasunduan siya, di ba, sa Sinai, kay Abraham. Pero sa panahon ito, ay nakipagkasundo siya. He spoke to us by His Son, whom appointed heir of all things, at kung saan siya ay ginawa ang buong sansinukob. At ang maganda nito, siya na ang final revelation of God sa atin. Siya na yung diwanag. Kung noon sa Old Testament, it is only the shadow of Christ. Anino lang ni Kristo yun eh. At remember, yung Sabbath, Arnold, yung weekly Sabbath, ay tumitingin niya in the future. Tinitingnan niya yung talagang application, reality, which is Jesus. Siya yung tinatawag na heavenly jubilee, nagbibigay sa atin ng kalayaan. Kaya, ang liwanag, no? In fact, dito sa binasa mo, Acts 13:38-39, napakaliwanag. Sabi nga, bawat isa na sumasampalataya ay pinapalaya sa kanyang kasalanan at inaaring matuwid na hindi man lang nagawa sa ilalim ng kautusan ni Moses o ng Old Covenant.
Yeah. Meron, in fact, meron tayong isang summary dito, yung parang ayan, graph, no, or table, para i-chart o para ipakita sa atin kung ano yung pagkakaiba ng Old Covenant at New Covenant base sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3 to 18. So, can you walk us through dito sa pagkakaiba na to? Very briefly, para mahaba kasi ito, pero very briefly discuss natin yan. Oo, mga kaibigan, mga mahal namin kapatid na nakikinig, ano? Kung meron kayong Bible, open up your Bible in 2 Corinthians chapter 3 verse 3 hanggang 18. Andyan po yung pinag-uusapan namin na Arnold. Well, hindi po namin sari dito. Ito yung nandyan sa Bible. Si Paul mismo ang nag-explain ng pagkakaiba ng Old and New Covenant. No? Dito, halimbawa sa chart na ito, I will mention about a few things. Sa Old Covenant, alam natin nakasulat ito sa table of stone. Sa New Covenant, isinulat ng Diyos sa ating puso. At sabi rito, sa Old Covenant, sabi ng Corinthians, ang letter o yung words na nakatala dun sa tapyas ng bato ay pumapatay. Ministry of death niya ang tawag dyan. Mm-hmm. Pero itong sa New Covenant, lumalakad tayo hindi na sa letter, kundi according to the Holy Spirit, guidance ng Holy Spirit. Okay? At itong sabi nga dito, itong Old Covenant, ministry of condemnation, while the New Covenant is ministry of righteousness. Noon kasi Old Testament, pag lumabag ka sa stipulation, babatuin ka hanggang mamatay. You will be cut off. No? Pero sa New Covenant, ito yung ministry of righteousness. Ang righteousness mo hindi na nakadepende sa mga rules and regulation, kundi ito yung nakabase na sa relationship mo kay Kristo. At ito pa maganda. Sa Old Covenant, pagka binabasa mo yung, halimbawa, ako bilang Kristiyano, binabasa ko ang Old Testament at ini-interpret ko siya based on the Old Testament din, hindi based on the light of the New Testament and the light of Christ event. Eh, hindi ko maintindihan ang mensahe nito. And veil lies over their heart, sabi nga. Pero pag sa New Covenant, nagiging maliwanag sa iyo ang kahulugan ng Old Testament kasi meron ka ng bagong principles, stipulations under the life of Christ. So ito ang magbibigyan ng liwanag sa atin kung anong sinasabi ng Old Testament. At noon sa Old Covenant, we are under bondage. But now, in the New Covenant, we are in freedom or liberty into Christ. Sa Old Covenant, hindi nito nababago ang puso. Kasi based on outside, outward obedience palagi ito. Pero dito sa New Covenant, ang pinakamaganda sa lahat, through the Holy Spirit, ay natatransform ang ating puso na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Yan. So ang laki ng pagkakaiba, laki ng pagkakaiba. At sinasabi namin natin na itong pagkakaiba na to, himay-himay natin yan. Kasi nandito pa lang tayo sa introduction pa lang ng ating discussion. 5 weeks to, ang ganda nito magiging discussions natin. Pero just to summarize yung ating mga pinag-usapan ngayon, I always want to point everyone to who Jesus Christ is. Kasi the reality of everything is that even the New Covenant, the embodiment of the New Covenant is Jesus Christ. No? Naniniwala tayo doon na yung New Covenant is all about Jesus. Embodiment nito ay si Jesus. Bakit natin pwedeng sabihin na ganun, Ronald, na itong New Covenant na pinag-usapan natin na tayo ay na tayo ay nasa ilalim na, no? Bakit si Kristo yung pinaka-embodiment ng New Covenant? Unang-una kasi siya ang basis or foundation ng New Covenant, no? Remember, during the last supper, sinabi ni Jesus, "This is my body, take this, and this is my blood, this is the blood of my covenant." Para sa, kumbaga, dahil ang basis natin ay kung ano ang relationship natin kay Christ, therefore, ang New Covenant na rin, ang basis ng ating morality, no? Kung mapapansin mo, Arnold, no? Si Apostle Paul, pag dinidiscuss niya yung immorality, yung pakikihapid, pangalo niya. Hindi siya nag-quote sa Old Testament, thou shall not commit adultery. Ang kinu-quote niya na, yung pakikipag-isa mo kay Kristo, pag na kay Kristo ko na, hindi mo nagagawin yan. Ikaw ay lumakad sa Espiritu. Hindi niya sinabi, ikaw ay lumakad na sa Ten Commandments. Hindi, it is the Holy Spirit. Yan ngayon ang importante part. At isa pa, yung ating worship, yung motivation natin sa paglilingkod sa Diyos, hindi na based sa 10 utos, but based on the what is Christ has done to us, tsaka yung relationship niya sa atin through the Holy Spirit. Yeah. Kaya, interesting, yeah. Yeah, go ahead, go ahead.
Oo. Tsaka remember, Arnold, importante ito. Pag bumabasa, although we are allowed to read the Old Testament, hindi naman tayo yung Christian na wala nang Old Testament, yung Bible natin, na New Testament. No, hindi. We read the Old Testament in the light of the New Testament interpretation, in the light of the Gospel, in the light of the Epistle. Hindi baliktad na babasahin yung Old Testament in the light of the Old Testament, eh, mapapahamak tayo ron. Yeah. Interestingly, ginawa ni Kristo yung Last Supper na palagi natin sinasabi, yung Santa Cena na sinasabi Santa natin. Santa Cena, oo. Interestingly, ginawa niya yon nung sinabi niya na, this is my blood, my new covenant, my covenant between you, between you and me, no? Sinabi niya yon bago siya ipako sa krus. Yes, no? Yes, totoo so, yun. So, para bang sinasabi niya na, ito na yung mga bagong kasunduan natin. Yan. This is now, yung mangyayari bukas, ito yung representation ng bagong kasunduan natin, bagong covenant, the new covenant that all of us will be under, na babaliwalain, sabi nga noong Hebrews, sa Hebrews 8 na, you know, nasan yung bago, yung old covenant ay ay fading away. Yan, at lumilipas. Lumilipas, better. Yes. Kaya nga sa Book of Hebrews, ang new covenant, laging sinasabing, better based on better promises, di ba? Better promises, based on, yeah. On the Son of God, based on the Melchizedek, hindi na yung old covenant type, no? Kaya, this is the new complete revelation of truth. Nandito na sa new covenant, ang reality of everything that is foreshadowed from the old covenant. Yeah. So si Kristo ang halimbawa, nag-outing tayo, nagpa-picture tayo. Hindi mo titignan yung negative. Doon uso kasi yung negative diba, na bago i-develop ngayon kasi digital na eh, no? Ang titignan mo yung clear picture, no? Hindi yung negative ano. Tama, totoo yun. Para bang isa din sa sana pagdi-discuss natin ngayon pero wala tayong panahon na binanggit din dito na it is all the shadow of things to come, no? Si Kristo yung alino ng lahat ng bagay na darating. Oo, pero siya yung talagang katotohanan na. So yung iba, anino? Sila, so final na. Oo, kung halimbawa gusto mo tumingin sa isang tao, titingin ka ba sa anino? Doon nga sa of course hindi. Parang ganun ang ano natin. Hindi sa negative ka po titingin, sa picture ka na mismo talaga dapat. Yan, di ba? So ganun ang ibig natin sabihin diyan. Now, ang goal lang naman namin ngayon sa araw na ito ay i-introduce sa inyo kung anong ibig sabihin ng Old Covenant at ang New Covenant. Mayroon kayong mga questions diyan siguro na gustong itanong, sige lang po, itanong nyo lang sa chat box natin, igagather namin lahat yung tanong na yun. Kasi next week, magpapatuloy yung ating series na to. Again, sinasabi ko, 5 weeks itong series na to, so maganda itong pag-aaral natin na gagawin. Next week, try namin na sagutin kung merong mang tanong na lumabas dito sa ating discussion tungkol sa Old Covenant at sa New Covenant. Pero ang goal nga namin ay para lamang maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng Old Covenant at kung ano ibig sabihin ng New Covenant. All right. So before we go, Ronald, a few words. Ako ay nagagalak sa Panginoon sapagkat tinanggal niya yung veil sa mata ko. As a former Adventist, akala ko pinaglalaban ko, I understand the faith, I understand the New Covenant. Now, I praise God and glorify Him. Kasi naunawaan ko na ganun pala ang Panginoon pag nakipagkasundo. Meron siyang tinatawag na stipulations. Based sa Old Covenant, may biyaya ang Panginoon, pero this time under the New Covenant, ako nagpapasalamat, Arnold, na nabuhay tayo sa under the New Covenant, hindi tayo sa Old Covenant. Kasi dati ang morality ko, kung nasupad ko pa yung base commandment, bawal lang ganito kumain, bawal ang, alam mo yung pagkain, dietary and everything. Based on the Old Covenant yun eh. Pero this time, ang basis ng ating morality is on our relationship kay Christ. Kaya I invite you, my friends, walang pong masama. Subukan nyo lang at pakinggan itong aming pinag-usapan. I tell you, hindi kami magkukonvince sa inyo. It is actually the Holy Spirit. If you are willing to know the truth will set you free. Yeah.
That says it, said it all. Yun na ang ating pwedeng pang-wrap up doon sa ating discussion ngayon. Again, next week, i-invite po namin kayo na bumalik dito sa Facebook page namin para panoorin ang at aming susunod na broadcast. Magpapatuloy po tayo sa ating New Covenant series next week at magiging maganda na naman po ang ating mga discussion. 10:30 po ito. Ang request lang namin sa inyo, sana kapag may pinost kami at nakita nyo, i-share nyo rin po sa mga Facebook walls nyo para mas marami din na makaalam na meron tayong ganitong klaseng broadcast at podcast dito sa Sabbath in Christ podcast page at sa ano yun, sa Bible nakalimutan ang page natin isa? Back to the Scriptures, sorry. Back to the Scriptures Today na Facebook page para malaman, mag-benefit din sila doon sa ating ginagawang discussion ngayon. So again, sa muli, next week at 10:30 in the morning, Saturday, sana po magsama-sama na ulit tayo. Magandang umaga sa inyo lahat at magandang umaga din sa iyo, Ronald. See you again next week.